Ikaw ang mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan ng mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong ninisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating mahabaging Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Hilingin natin na ang panahon ng Kwaresma ay maging pagkakataon upang lalo tayong makinig sa Diyos. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang ang pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutosan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubosang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias,
sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila. Subalit, hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong matapos, alinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y tumuno at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi,
magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano nananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, mangangalandakan ng dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian, ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nila ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin po ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos at tumugon tayo sa Kanya. At ito ang panahon lalo na ng pakikinig sa Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay parabagang isang panahon ng banal na pagsasanay, parang retreat, kung saan tayo'y inaanyayahang lalong makinig sa Diyos. Kaya tayo nagsasakripisyo, nagkakawang gawa, nagdadasal para lalo tayong makapakinig sa Diyos. Kaya kamusta na ba yung atin hong sakripisyo mula nung nagsimula tayo ng Miyerkules ng Abo? Nandyan pa rin po ba ang ating sakripisyo? Ano yung mga bagay na ating binibitawan para lalo tayong maging bukas sa kalooban ng Diyos? Yung kawang gawa, ano na ba yung naipamigay natin, naibahagi natin? Kaya natin binibitawan din ito, lalo na yung sobra-sobra sa atin. Sobrang damit mo, sobrang pagkain, sobrang oras, para lalo tayong makapakinig sa Diyos. At pananalangin. Ito po ay napakahalagang paalala kasi kadalasan para sa atin ang pagdarasal, tayo lang ang nagsasalita. Minsan matagal tayo sa loob ng simbahan at sasabihin natin para magdasal, pero ang nangyayari, buong oras na nasa loob tayo ng simbahan,
tayo lang ang nagsasalita. Sinasabi natin kay Jesus Nazareno, lalo na lahat ng gusto natin sa buhay. Pero pagkatapos nun, aalis na tayo. Nakaligtaan natin, makinig sa Kanya. Kaya sana ngayong panahon ng Kwaresma, hayaan din nating magsalita siya sa atin. Napakahalaga po ng pakikinig. Sabi nga sa unang pagbasa, lagi na lang nangungusap ang Diyos, pero lagi na lang ding hindi nakikinig ang tao. Ang kasalanan ay hindi pakikinig sa Diyos. Ang kasalanan ang pagmamatigas ng puso sa Diyos. Kaya nga narinig natin ang kalungkutan ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, ang ugat ng pagkakasala ay ang hindi pakikinig ng tao sa Diyos. Mula pa kay Adan at Eva. Ngunit mga kapatid, maganda sa wika natin eh. Hindi lang basta marinig. Magkaiba daw ang makinig at dinggin at pakinggan. Kasi pwede kayong may marinig lang. Naririnig natin yung mga ugong ng mga sasakyan dyan sa kalsada, pero karamihan sa atin, hindi natin pinapansin. Marami tayong naririnig. Mamaya, pag naglakad kayo, tatawagin kayo ng mga tindera, ng mga manghuhula, ng kung sino-sino pa dyan sa labas. Pero narinig natin sila, pero hindi natin sila pinapakinggan. Hindi nyo nga titignan minsan eh. Dire-diretso lang ang tingin ninyo, dire-diretso lang ang tawag nyo. Pero aminin natin, narinig natin sila. At ang nakalulungkot, ganun din tayo sa Diyos. Di ba meron tayong kasabihan, mas mahirap gisingin ang gising. Kasi naririnig ka na, ayaw pa rin bumangon. Nagpipikit-pikitan, nagtutulog-tulugan. Di ho kaya minsan, ganun din tayo sa Diyos. Minsan, tatanong tayo, hindi naman yata natin marinig ang Diyos. Pero sa totoo lang, naririnig natin, ayaw lang natin pakinggan. Kaya nga sa Ebanghelyo, narinig natin, naghimala na si Jesus Nazareno. Pinalayas yung demonyo. At yung pagpapalayas ng demonyo ay gawa ng Diyos. Sa banal na kasulatan, tanging Diyos ang nagpapalayas ng mga demonyo. Pero anong ginawa ng mga kalaban ni Jesus Nazareno? Sabi nila, gawa yan ng demonyo. Ayaw pa rin nilang maniwala. Ayaw pa rin nilang pakinggan si Jesus Nazareno. Mabuti pa rin yung demonyo nakinig. Nung pinalayas siya ni Jesus Nazareno, lumayas siya. Pero yung mga tao, ayaw pa rin siyang pakinggan. Tanungin natin ang sarili natin. Ano yung mga pagkakataong ayaw mong pakinggan ang isang tao? Anong dahilan bakit ayaw mong pakinggan? Ayaw mong tunay na marinig? Hindi ka interesado? Di ba pag hindi ka interesado, sabi ko kanina, yung mga tindera, tatawagin ka, hindi ka interesado sa paninda nila, kaya hindi mo sila papakinggan. Yung teacher mo, yung teacher natin, kaya diba, nagbibiro tayo minsan, absent yata ako nung tinuro yun. Bakit ayaw natin sila pakinggan? May iba tayong pinapahalagahan. Eh, naglalaro ako eh. Nagsiselfone ako eh. Nakikipag-usap ako sa kaibigan ko eh.
Nangangarap ako ng gising eh. Pinaplano ko yung gagawin ko mamaya eh. Kaya hindi ako lubos na makikinig. Sa mga katuwid, kapag ayaw nating pakinggan ang isang tao, ito'y dahil mas nais nating pakinggan ang sarili natin. Mas ginugusto natin kung ano ang kalooban natin. Hindi ho kaya ganun din tayo sa Diyos. Kaya ayaw natin siyang pakinggan, kaya matigas ang puso natin. Simulat sa pulpa, ang akala natin, yung gusto natin ang laging tama, yung gusto natin ang dapat masunod. Kapag nakikita po natin si Jesus sa Sareno, sana maalala natin ang anak ng Diyos na nakinig at sumunod sa Ama para sa atin. Sa mga pagkakataong nakikita niyong pasan-pasan niya ang krus, nakatingala sa langit, sana maalala natin ang pagiging masunurin ni Jesus Nazareno, pakikinig sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong matakot sumunod sa Diyos. Huwag mong isiping mababawasan ka kapag nakinig ka sa Diyos. Ano kaya ang gustong sabihin sa atin ngayon ng Diyos? Magsabi ka na ng totoo? Magpatawad ka na? Kalimutan mo na yung mga atrasong yan? Matuto kang magbahagi? Matuto kang magsisi? Alam niyo po, lahat tayo kinakausap lagi ng Diyos. Maniwala kayo o hindi, araw-araw, kinakausap tayo ng Diyos. Sana po, marinig natin siya, pakinggan natin siya. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, habang tayo'y natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan, naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-aakit ng kasamaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway paginhawahin ang pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Tahimik nating idulog, gayo ba nating kahilingan. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Siyo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot. Umihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot. Humihingi ng patawad mo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, dalisayin mo kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Tuwing tayo nagsisimba, naway mapakinggan natin at masunod ang Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung naging matigas ang aming ulo, ang aming puso. Patawad po kung ayaw namin kayong pakinggan sapagkat nais namin kami ang masunod lagi. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesucristo, ang masunuring anak ng Diyos. Ang kordero ng Diyos na galis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo, sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito sa simbahan ng bigas, delata at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin lalong makinig sa Diyos at sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Kaya sa pagkapatuloy natin ng panahon ng Kwaresma, makinig tayo sa Diyos. Huwag tayong matakot
pakinggan siya, sapagkat wala siyang ibang hangad kundi ang ating kaligtasan. Si Jesus Nazareno ang huwara natin ng pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Ama. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang biyaya ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,